So, magandang araw sa inyo mga sir. Welcome sa ating channel. So, ang topic natin ngayon, sir, ay tungkol dito sa load charge ng tower crane. So, ito yung load charge ng tower crane, mga sir. Ang model nito ay Potain MC205B-2C. So, mapapansin natin na may X sa taas at may check sa baba. Bali, itong tower crane natin, mga sir, ay naka 4 lines, which is yung may check, yung yan. Yan yung 4 lines. Sa mga nagtatanong mga sir kung ano yung 2 lines at 4 lines, ito panoorin nyo. Ito yung load charge niya. Load charge. Charge loads. Load charge. Hindi ko alam kung ano yung ano yan. Pareho lang yan. Charge. Charge. O chat. So ito yung 2 lines na tinatawag na 2 lines, dalawang kable. Dalawang kable, 2 lines, dalawang ribbing. Ito naman sa baba. Ito yung 4 lines, apat na ribbing, apat na kable. Okay. 2 lines. Kasi dalawa lang yung kable. Ito yung tower crane natin, 4 lines to. Kaya 4 lines lang muna i-tutorial natin ngayon kasi para hindi haba yung video natin. Saka na tong 2 lines na to. Sa susunod na video na to. So, dito tayo sa 4 lines. Galing dito sa, bali ang boom length natin, haba ng boom ay 60 meters. Sa 60 meters, ay simula dito sa puno, hanggang dito sa dulo, pinakadulo, 60 meters boom. Ang radius niya 60 meters ay kaya siya bumuhat o maglifting ng 1,890 sa 55 meters radius boom length 2,164. So, makikita nyo dito mga sir, sa boom length, makikita nyo kung ilang tulinada ang kaya niya buhatin. So, dito sa tower crane mga sir, sa loob ng cabin, ito yung isa sa pinaka-importante na titingnan mo dito sa loob. Dito naman sa 20 meters mga sir, ang kaya niyang buhatin ay 8,049. Simula puno. Itong ano natin, ang maximum ng tower crane natin mga sir ay mubuhat siya ng 10,000 tons. 10,000 kilos simula sa pinaka puno ng boom niya hanggang sa 16.96 mula puno hanggang 16.96 ay bumuhat siya ng
10 tons o 10 tolinada, 10,000 kilos. Simula 16.96 hanggang 20 meters ay bumubuhat po siya ng 8,049. So, pababa ng pababa yan siya. Pagaan ng pagaan hanggang papunta dito sa 60 meters. Pinakadulo na to. Ganun po yan, sir, yung 4 lines. Sundan nyo na lang to, mga sir, yung kung ilang tulinada to. Yung radius, titingnan nyo kung ilang metro. So, makikita nyo dito sa baba yung kung ilan ang kaya niyang buhatin sa bawat radius ng bomb niya. So, kung alanganin kayo, mga sir, alanganin kayo sa load limit nyo, alanganin kayo sa computer nyo, dito na kayo bumabase. Dito kayo bumase. Huwag kayo masyado magtiwala sa computer o load limit. Tumingin din kayo dito sa load chart o charge load na tinatawag. Ito yung pinaka-importante dito. Huwag kayo magtiwala sa computer kasi minsan sasablay yung computer. Pero ito, mga sir, walang sablay ito pag manual. Ito yung manual na load niya. Load charge. So, dito ka bumabase. Kung alanganin kayo, mga sir, kung hindi nyo alam kung ilang tulinada yung binubuhat nyo, so ipag-compute nyo sa safety nyo. Kung first time nyo nililifting yung bagay na yon, o sa tingin nyo na mabigat, ipakwinta nyo sa safety sa engineer nyo para malaman kung saan ka pupito, kung saan magbuhat, kung saan ka magbuhat. So, sa pagtatapos ng video na to, sana po ay may nakuha kayong konting kaalaman. Comment na lang kayo po sa baba. Disclaimer lang po, ito ay base lamang sa aking experience. Hindi po ako professional. So, mga sir, subscribe na lang kayo dito sa ating channel para updated kayo palagi sa ating mga video. Salamat.